Hello guys! Welcome back to my channel! And today, ang unang araw ng paglalagay ng railings sa hagdan. At ang trabahador ko ngayon ay tatlo sila. Ang gagamitin sa railings ng hagdan ay stainless at tempered glass. Ito naman ang sukat ng hagdan. Ang una nilang gagawin ay susukatin ang mga pwesto ng poste ng railings at sisilsilin. Mas maganda na i-grinder muna ang paglalagyan ng pwesto ng railings para mas madaling silsilin para lumitaw ang mga bakal ng hagdan at para dyan i-welding mga poste ng railings. Pagkatapos i-grinder, sisilsilin na niya na may lalim na 3 inches hanggang sa lumitaw ang bakal para dun i-welding ang poste ng railings. Ang una nilang kinakat ay mga poste ng railings. Nabili ko ang mga tubular na stainless sa Akimson Hardware sa San Fernando, Pampanga na ang size ay 2x2x20 feet. Ang presyo ng bawat isa ay 1,000 pesos at ang binili ko ay 5 piraso at isang stainless na flat bar na ang size ay 1/8x2x20 feet na ang presyo ay 800 pesos. Wewelding na niya ang mga natapos niyang ikat at para mailagay na din sa hagdan. Ang ginagamit na welding rod sa stainless ay yung pang-stainless na welding rod. After niya weldingin, pakikinisin na niya gamit ang flap disc. Ang presyo ng flap disc ay 29 pesos, number 60 grit. Sa taas sila unang naglagay ng poste ng railings para makuha ang eksaktong sukat pababa ng hagdan.
Dahil wala silang nakitang bakal sa hagdan, nilagyan na lang nila para may pagkapitan ang poste ng railings. Baba naman sila ngayon nagsisilsil para malagyan na din ng poste ng railings ng stair. Shout out nga pala kay Carlin Rojas from Taiwan at kay Jan Chloe from Alabang at sa kanya daw lola na si Lolita Rojas. Natapos na naman ang buong maghapon sa paglalagay ng handrail ng hagdan. Tignan natin ang kanilang natapos. Dito sa baba, nasilsil na nila ang lalagyanan ng poste. Yung mga ganito, nasilsil na yan para dyan i-welding yung poste ng hagdan. Ayan. Tsaka ito pa, magkabilaan yan. Tingnan natin sa kabila. Ito. Ito, i-welding nila dito yung stainless na 2x2 para mas tumibay. Ito, nailagay na yung handrail dito sa may taas. Ayan ang forma ng handrail. Ayan. Lahat yan naka-welding para mas matibay at hindi magalaw. Para yung mga bata, kahit mag-slide pa sila dito, hindi yan masisira. Alam naman natin mga bata, malikot. Kaya pag naglaro yung mga yan, mag-i-slide talaga sila yan. At lalagyan pa yan dito ng stainless dito. At dito naman sa gilid, papalagyan ko yan ng salamin. Para mas magandang tignan. Ayan. May salamin sa dyan sa gilid. Ipapalagay ko sa sentro. Sa sentro ng 2x2. Dito nakasentro ang salamin. Size 10mm ang kapal. Ito ang forma ng hagdan kapag nandito ako sa family hall. Ayan. Pababa ako, tingnan natin kung maganda siyang hawakan. Dito naman, ang forma niyan, iikot sa dito, kailangan magkadugtong yung hawakan dito hanggang dito.
Kailangan magkadugtong yan at walang putol para ang pagsasama naming mag-asawa hindi mapuputol. Ganun yung kasabihan dyan sa hagdan. Ayan. At dito, meron din siyang hawakan dito at saka dito, magkabila. So, ayun lamang po ang update for today. See you on my next video. Bye-bye!